lugar ay banda dun sa creek, tama? Pag nag-google map kayo, pag may mga creek kayo na makikita o kaya ilog-ilog, makikita natin na yung gilid doon ay green. Nakita ko din yung lupa nila Lolo, medyo green sa Google Map. Kasi meron dalawang streams doon. Tama tayo, dalawa yung dinad, ano doon, ano, na tubig sa parang sa pasapa. Na ano, magkagilid yung isa sa dulo, meron. Tapos sa kabilang dulo meron, yung bawat pagitan, no? Tapos bagsak, tama ba yun? Tapos gumilid na pa gano'n, no? Parang triangle. Tapos yung gitna, kung titingnan mo ay green. Kumpara doon sa ibang, yung ibang ano, ibang lupa. Napasin niya yun? Sa Google, silipin niyo ulit yung lupa nila kakay. Dalawang streams doon. Tama, Joey, di ba? May mga bato doon, halid lang yung isa sa bandang kanan. Pero doon sa ano. Makikita mo na ang lupa masagana kapag merong ano talaga sinasabi sa Biblia na ang tao na humihiwalay o hindi nakikinig sa payo ng masama at nagbabasa at doon siya sa salita ng Diyos ay nagkakaroon ng magandang masuwa. Diba? Sayang ano, hindi alam ng tao na ano no, parami lang yung business. Pero kung alam lang nila sila na ang salita ng Diyos ang magpapaganda ng kanilang business, ay hindi na dapat, no? Hindi na dapat console. Hindi na dapat kung ano-anong gagamitin pampaswerte na naglalagay sa pila ng kanilang kasi ba, diba? Marami sa ano yan. O, diba? Santo rin yan. Diba? Yan ang pagdan yan eh. Diba? Oo, yun yan. Diba? Pamahingi nila. Pamahingi. Yung mga pera-pera mo sa... Oo, oh, diba? May palaka. Ayan, may pera tayo na sa harapan. O, oh, diba? May palaka na na may pera dito, diba? Nag-aano pa rin sila ng swerte. Pero inaabangan nila. Pero, pachamba yun eh. Kasi, di naman sigurado eh. Di naman lahat ng Pinoy. Pero iba yung ano sa Panginoon. Iba talaga. Sigurado, di ba? Sigurado. At yun niya. Ang sabi dyan, ay para siyang isang tao na natanim sa tabi ng batisan na nagbubuma sa tamang panahon. Sa tamang panahon, meron kasing season din yan. Eh. Kakaiba din naman na ano, na hindi siya nagbubuma. At yung hindi lumalagas yung kanyang mga dahon. Hindi siya nakakalbo. Hindi natutuyo. Kasi makikita mo naman eh, sa lupa, pagka, akala mo kasi yung streams niyan ay yan lang yung tubig. Hindi. Ano yan, hanggang sa ilalim yan, continuous na nagpo-provide yan kasi. Yung nakikita mo sa ibabaw, hindi naman parang semento yan na silyado. Nag-absorb yan hanggang doon sa, ano, sa ilaliman na yung nakikita mong tubig, alam mo, konti lang, maghukay sa bandang ano, abot niya na ang tubig niya na yung malakpag. Kaya na hindi na mamatay. Tama. Yung ugat niya, nandoon, naka-ugat doon sa ano. So, ganun daw yung tao na umiiwas sa payo ng masama at nakikinig sa salita at nagbabasa ng salita. Kaya maganda yung ano eh, yung ginagawa dito na meron nagbibigay ng verses. Kasi parang meron kang ninilay. Parang meron kang meron kang parang pinahawakan ng salita ng Diyos. So yun, isang ano na yun. Magandang practice yun. Huwag natin kalimutan. Pero minsan tinatamad tayo. Yun na lang kalaban natin. Kailangan natin kung gusto mong mag-bless. Decide. Diba? It's either pumili ka ng TikTok na ilang oras ka o kaya Facebook ilang oras ka nang bababa doon para mapaganda yung ano mo. Kasi pag nakabasa ka ng kapaganda, yung dopamine mo yan sa brain mo, uy, wow, uy, wow, uy, nadulas, uy. Parang mga ganun, mga, uy, ganda ng joke. Doon ka na lang na ano.
hanggang sa nagustuhan mo na lang lahat, puro prank na lang yung lumalabas sa ano mo, di ba? Sa Facebook, kasi gusto mo yun eh. Nagla-like eh, sa prank. Yan, puro prank yun nasa isip mo, puro prank na nasa utak mo. Yan, iswertingin ka kaya doon. So, sabi doon, dito tayo, sigurado sabi ng sabi sa linya, sigurado. Okay, ask, avoid the wicked, contemplate the word of God, transforming life, yon, transforming life. Yung sabihin, kasi pagka nag-araw tayo sa salitang Panginoon, meron doon laging call to action na tinatawag. Ano ba ito sa salita ng Diyos na pinababago sa aking buhay? Importante yon. Meron bang kasalanan na minention dito na kailangan kong baguhin? Kailangan mo sundin mo. Kung hindi, wala nang epekto yun. Kaya nga, delight eh. Meditate din, delight. Ibig sabihin na gugusto. Ginugusto mo. Ayun. Yeah. Hindi ko na ilagay yung Sige yun. Next. Ang kagandahan pa niyan, sigurado nilagay niya sa bandang huli, in all that he does, he prospers. So, isang tao na walang negative thoughts, walang negative advice, hindi nahahaluan ng hindi maganda at salita ng Panginoon at maganda yung kanyang nasa utak. Mabilis mag-decision yan ng tama eh. Hindi katulad ng maraming pinapakulgan. Masarano mabubuluhan. Kaya, pagka mag-decision siya, laging sakto, tama. Dahil nga, yung kanyang binabasa ay tama. So, sabi nga sa ni kasabihan sa dati na garbage in, garbage out of your time, di ba? Kung ano din pinasok natin, yun din yung ating in, na isasagawa. So, sana ay makatulong itong pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Na nasa sayo, kung gusto mo ng swerte o yung blessing.